Rarap, rarub, lungkrud, lungkad, lundad. Walang komento, walang momento, kwentong momento, dokumento lang. Ako po ang inyong lingkod, si Shabani Star Sotaratinom. Alin at tungayan at samahan niyo po ako upang ating talakayin ang mga aral at pananampalataya ng huling tipan kay Raakaya. Sa simula ng iyong pag-ibig, ikay ng ligaw. Dahil sa iyong pagtsatsaga at pagtitis, sinagot ka at naging kanyang katipan. Binigay mo ang lahat ng iyong makakaya na halos na lang buong buhay mo, kahit na ano, inaalay mo sapagkat mahal mo. Minsan dahil sa pag-ibig, sinabi mo, mahal na mahal kita, huwag kang maghanap ng iba ha. I do anything for you. Manatili ka lang sa tabi ko. Hanggang sa dumating ang araw ng iyong pag-aasawa. Napakasayang araw ng iyong buhay dahil sa wakas, maangkin mo na ang matagal mo ng hangad at pinapangarap sa buhay. Humarap sa altar at nangakong kahit anumang mangyari, for better or for worse, till death do us part. Natapos na ang kasalan, pinagsaluhan ng gabi na puno ng pagmamahal. Dumaan ang mga araw, tila ba ang masayang pagsasama ay unti-unti naglaho, ang iyong mga tinig ay hindi dinidinig ng iyong minamahal. Subalit hindi ka nawala ng pag-asa na may balik ang dating pagsasama, pilit mong inayos ang sitwasyon. Ngunit iwineglit ka pa rin palabas ng iyong minamahal. Ang masaklap pa sa mga nangyayari na pag-alaman mo na ang iyong minamahal na asawa ay may mahal na palang iba. Ang pait at sakit na iyong nararamdaman na tila ba apoy sa iyong buong katawan nang alam niya ang asawa ng iyong kabataan. Kaya ika'y lumisan at naghangad na maghanap ng marami pang maging katipan, subalit wala kang nakita ni isa man. Pinalipas mo ng maraming taon at pagkakataon hanggang isang araw nakatagpo ka ng pag-ibig na higit pa sa pag-ibig sa asawa ng iyong kabataan, kaya ang panahon ay di mo na sinayang. Sa mga ikwento ko, kung inyong nasundan ay may isang istorya ng pagmamahalan, subalit ang kwentong aking sinaysay ay nangyayari sa totoong buhay. Para mas lalo ninyong maunawaan, halina't inyong tunghayan at samahan ako upang ating talakayin ang kwento ng pag-ibig ng kataas-taasan sa asawa ng kanyang kabataan. Hindi lingit sa inyong kaalaman marahil nakikilala lang natin ang kataas-taasan na isang makapangyarihan. Minsan naman ang iba ay walang pagkaalam sa kung ano ba ang nangyari sa nakaraan. Ang iba naman ay walang paniniwala na riyan ng mga artista na di naniwala sa pag-ira ng kataas-taasan. Ang iniisip nila kasi na kung may kataas-taasan daw, bakit di siya nagpakita o tumulong sa mga nahirapan at nangangailangan? Anila, kung may kataas-taasan, bakit hinayaan niya na magulo ang mundo? Bakit magkaroon pa ng katapusan ng buhay? Bakit may makaramdaman? Bakit maraming nagutom na nahirapan? Mga katanungan na kung wala kang alam sa may lika, talagang di mo masasagot. Sa kabilang banda, ang katanungan na nabanggit ko ay tanging nasasagot ng Biblia kung bakit. Maging konflikto lang ito kapag ang nagbabasa nito ay walang basbas na kaalaman mula sa itaas. Ang ibig ko pong sabihin, kung hindi ka binigyan ng awtoridad na mula sa kaitaasan, ay wala kang karapatang mangaral. Sapagkat mismo ang Biblia na ang nagpahayag nito, basahin po natin
ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 13 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa sapagkat ang lahat ng nagsipagtawag sa pangalan ng kataas-taasan ay maliligtas. Verse 14. Ito po ang ating mababasa. Paano nga sila magsitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano sila magsasampalatay sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At sa verse 15, ito ang ating mababasa. At paano sila magsipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanya ang nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti? Verse 16, at apat hindi silang lahat na nakinig sa masayang balita, sapagkat sinabi ni Isaias, katastasan, sinong maniniwala sa aming balita? Sa mga talata nating nabasa, maliwanag po na kapag isa kang mangaral ay dapat sinusugo ka. Ngunit kapag sinugo ka, anong patutuo ang nasa iyo na masasabi nating ikaw nga ang sinugo? Sapat na ba na magsabi tayo sinugo ako dahil kinausap ako ni ganito sa bundok ng apo? Sapat na ba na sinugo ako dahil isa akong ibong mandarakit? Sapat na ba na sabi na sinugo ako dahil nagpapahayag ako ng salita ng Diyos? Sapat na ba na sabihin sinugo ako dahil kinausap ko ng isang anghel? Yung iba naman, fellowship, dami ng mga pastor, basta lang pangaral, yak-yak, luhod-luhod. Ang iba naman halos magpakamatay sa paghihila, paghatak ng mga ribulto dahil dibuto daw. Kasapatan na ba sa inyo ang maniwala sa walang kwentang pagpapakilala? Ang bilis naman ata, mahatak ng inyong ilong sa mga tao at di tao na paniniwalang ito. Nariyan ang mga Muslim, ang Islam daw ay tunay na reliyon ni Abraham dahil sa kapayapaan. Saan ang kapayapaan sa inyo? Lahat na ata ng kaguluhan ay pinakita niyo. Yun na, nandyan ang holy war ninyo. Tinuro ba ni Amang Abraham yan? Nariyan ng Abu Sayyaf, mga iba't ibang grupo naghasik ng kaguluhan sa Mindanao, mga terorista na kinakanlong ninyo. Saan ang kapayapaan na sinasabi ninyo? Inangkin ninyo si Abraham na unang Muslim. Paano nangyaring gayon? Anak lang kayo ni Agar na isa lamang alipin ni Sarah na dahil sa baog itong si Sarai, naghangad na maging maligaya si Amang Abraham, kaya binigay niya si Agar na ina ninyo para makagkaanak si Amang Abraham para maligaya ito. Subalit ng malaki ang inyong inang si Agar, kaya pinalaya siya ni Sarai. Nandito yan sa Biblia para inyong maalaman ay babasahin ko sa inyo sa Genesis chapter 16 verse 1 hanggang 4. Ito ang ating magbasa, si Sarai nga na asawa ni Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon ako'y hinadlangan ng kataas-taasan na ako'y magkaanak. Ipinamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil magkakaanak ako at sa pamagitan niya, at dinilig ni Abraham ang sinabi ni Sarai. At kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya sumiping kay Agar at naglihi at
at na makita niyang siya'y nagli, ay winalanghalaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. Maliwanag po na nagmalaki ang inyong ina na si Agar, kaya dahil sa pagmamalaki ng inyong ina na si Agar, ay pinalaya siya ni Sarai, na mababasa natin sa Genesis chapter 21, verse 9 hanggang 10. Ito po ang ating mababasa. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar, taga-Hepto, na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Verse 10. Ito po ang ating mababasa. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat di magmamana ang anak ng aliping ito na kalahati ng aking anak sa makatuwid bagay si Isaac. Sa makatuwid pinilayas ang inyong ina dahil sa nanuya ito kay Sarai. At hayan, nakikita na sa mga ugali ninyo ang gayon. Kapwa, kayo-kayo mismo nagpapatayan dahil sa inggit at mahilig kayong manuya. Nakikilala nga ninyo si Amang Abraham, subalit hindi sa pagiging Hebreo, kundi Muslim. Paano madaging Muslim si Amang Abraham? Naniniwala agad kayo sa propeta ninyo na si Muhammad? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko kayo pinahiya, mga Muslim. Ang akin lang magpasakop kayo sa pagiging Hebreo. Nananawagan ako sa inyo, mga Muslim sa Mindanao, sa ngalan ni Iye Emmanuel, para sa kapayapaan na gusto ninyong makamtan. Hinahangad ko na magpasakop kayo sa huling sugo na ni Iye Emmanuel na si Rakaya na Hebreo. Magkaisa nating tanggapin at itaas si Rakaya bilang ina natin sa pananampalataya. Dahil kahit kayo kilala ninyo si Amang Abraham, pero hindi sa pagiging isang Hebreo, matatawag pa rin kayong ulila sa Ama. Magiging ulilang lubos kayo kung di ninyo kilalanin si Rakaya bilang ina, dahil siya lang ang pakakasalan ni Iye Emmanuel sa kalangitan at magiging asawa niya na magmamana ng bagong Jerusalem sa kalangitan. Mga kababayan at kaibigan, sana kulang inyong kaalaman. Tingnan ninyo, nagkaroon ng pandemya dahil sa ayaw na nang lumika na pumasok pa kayo sa mga sinagoga na yan. Tapos na ang istorya ng bagong tipan. Kahit inyong tingnan ang Biblia, wala kang makikita na si Pablo tumira sa malaking gusali na sambahan. Di ba ninyo nakita ang paghihirap ni Apostol Pablo? Upang iparating sa kanino man ang katotohanan. Namalagi siya sa Roma ng 2 taon at nangupahan basahin natin sa Gawa chapter 28 verse 31. Ito po, maging hayag nawa sa inyo ang kaligtasan ito ng katastasan ay ipinadala sa mga hintil. Sila'y makinig naman. At tumahan si Pablo sa 2 taong ganap sa kanyang tahanang inupahan at tinanggap ang lahat ng kanyang nagsisipagsadya. Na ipinangaral ang kaharian ng kataas-taasan at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa kataas-taasang Yeshua Hamashiach ng buong katapangan. Walang sitmang nagbabawal sa kanya. Napapansin po ba ninyo? Ang ginagawa ni Pablo ay hindi pag-ebanghelyo kundi konbinismo. Kaya ngayong panahon ito, hindi na sa pamagitan ng mga fellowship at mga klase-klaseng paawa effect. At lalo na, pakitang tao lang na hangad na pagkakitaan kayo. Ayan, nagkaroon tayo ng mga kalamidad dahil sa ipinakita na ni Iye Emmanuel ang kanyang galit. Di ba ninyo ito napapansin? Nagkaroon ng mga lindol para sirain niya ang mga silungan na ito
ang malaking simbahan na pinagmula ng kaugaliang di gusto ng katastasan. Giniba na nga at itinayo pa rin ninyo at ibinalik. Matuto kayong umunawa, mga kababayan at kaibigan, sa ipinahayag ko sa inyo kanina na aking binasa. Ang mga relihiyon ninyo ay inyong subukin. Sinong leader ninyo inyong himukin? Tatanungin kung anong otoridad ang kanyang pangangaral. Marapat na kung siya ay sinugo, nakasulat sa Biblia ang kanyang kasuguan, lalo ang kanyang pangalan. Anong bautismang tinanggap niya? Dahil kung ating suriin ang Mesiyas, ay sinugo na may otoridad at may bautismo siyang tinanggap. Para inyong mapatunayan na may bautismo na tinanggap ang Mesiyas, basahin natin ang Biblia sa Mateo chapter 21, verse 23 hanggang 27. Ito po ang ating mababasa. At pagpasok niya sa templo, ay nagsipaglapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at mga matatanda sa bayan, samantalang siya ay nagtuturo at nagsasabi, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino sa iyo nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Yeshua at sa kanila'y sinabi, "Tatawin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan ang kanilang sarili na nagsasabi, "O sabihin natin sa langit," sasabihin niya sa atin, "Bakit nga hindi kayo ninyo siya pinaniniwalaan? Datapwat kung sabihin sa mga tao, nangatakot tayo sa karamihan sapagkat kinilala ng lahat na propeta si Juan." At siya ay nagsisagot kay Yeshua at sinabi, "Hindi namin nalalaman. Kung sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito." Ipakita po sa ating nabasa kung sa anong kapamahalaan ginagawa ng Mesiyas ang kanyang mga ipinangaral at pagtuturo. Kayo mga relihiyon at mga iba't ibang sikta, kayo nangaral, nagtuturo, isang katanungan lang po ang aking bibitawan. Anong kapamahalaan, bakit kayo nangaral at nagtuturo? May otoridad ba kayo galing sa langit? Kaya kayong mga mangaral at lalo na kayong mga nakikinig, tandaan ninyo ito. Kung sino ang magtuturo sa inyo, kung siya ay mapahamak, kasama kayo sa mapapahamak. Basahin natin ang unang Timoteo chapter 4 verse 16. Ito po ang ating mababasa. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati na nga mga nakikinig sa iyo. Mga kaibigan at kababayan, magsuri po kayo ng mabuti. Tandaan po ninyo huling panahon na nga itong ating nilalakbay sa ngayon. Kayo na maging maingat at mapagmatsyag kayo. Huwag kayong matakot na umalis sa inyong kinamulatan na pinanggalingan ng mga masamang kaugalian. Matagal na tayong pinagmumukhang tanga ng mga Romano. Bakit tayo tawagin mga Romano? Mga Filipino tayo. Nakalungkot isipin kahit nakita at nadinig na natin sa mga pasyon na mga sentoryon ang nagpahirap sa Mesiyas, pikit mata pa rin tayo. Kahit nabasa na natin na bawal sumamba sa mga ribulto, ginagawa pa rin natin. Kahit alam na natin, tuloy pa rin tayo. Kaya kung hindi kayo magbabaw, kasama kayong ibubulid sa impyerno na kasama ang dragon na Satanas at mga bulaang propeta at mga ngaral.
Kaya nga ito ang ikinabagsak ng bansang Israel dahil sa kailang pangalo niya. Naging asawa ng kataas-taasan ng Israel, asawa ng kanyang kabataan. Basahin po natin ang Isaiah chapter 54, verse 5 hanggang 6. Narito po ang ating mababasa, sapagkat ang mailalang sa iyo ay iyong asawa, ang kataas-taasan ng mahukbo ang kanyang pangalan, at ang banal ng Israel ang iyong manunubos. Ang kataas-taasan sa buong lupa, tatawagin siya. Verse 6, ito po ang ating mababasa. Sapagkat tinawag ka ng kataas-taasan na parang asawang kinalimutan na manglaw sa kaluuban, parang asawa ng kabataan, pagka siya ay tinakwil, sabi ng kataas-taasan. Binigay ko po ang kanyang buong pag-ibig sa Israel, subalit tinalikuran po siya nito, pinagtaksilan pa at nagpatutot, kaya kanya itong hiniwalayan na mababasa po natin sa Jeremias chapter 3, verse 8. Ito po ang ating mababasa at aking nakita na dahil dito sa pangalo niya ng tumalikod na Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ko siya ng sulat ng paghihiwalay. Gayun may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na Huda, kundi siya man ay umahon at nagpatutot. Dahil sa pakipaghiwalay niya kay Israel, nagkaroon ng bagong tipan na hinula sa Jeremias chapter 31, verse 31 hanggang 32. Ito po ang ating mababasa. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng kataas-taasan, na ako'y makipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Nang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng kataas-taasan. Ang bagong tipan ay nangulugang ang pag-ibig niya sa mundo. Bilang ikalawang pag-ibig, ang pakipagtipan niya sa lahat ng bayan o sa buong mundo. Basahin natin ang Juan chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta nga ng kataas-taasan sa sanglibutan at ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay magsampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit di pa rin naging sapat ito pagdating sa kanyang anak ay pinatay pa nila ito. Di lang naman nakatuon ng bagong tipan sa sangbahayan ni Israel, kundi mula sa kanila ay ipakakalat ito sa buong mundo. Bumagsak din po ang bagong tipan sa panahon ng mga apostol, kaya imbis na iniibig niya ang mundo, binali niya naman ang tipang ito ayon sa hula ni Zacarias, chapter 11, verse 10. Ito po ang ating mababasa at tinawakan ko ang aking tungkod na maganda at aking binali upang aking sirain ang aking tipan na ipinakitipan ko sa lahat ng mga bayan. Sa makatuwid binali na niya ang tipan niya sa lahat ng mga bayan, kaya nga dahil sa pagbali niya sa bagong tipan, dahil sa hindi siya tinanggap nito, naganap po ang kataas-taasan ng bagong katipan. O girlfriend. At yan po ay ating mababasa sa hula pa rin ni Zacarias, chapter 11, verse 16. Ito po ang ating mababasa, sapagkat narito, ako'y nagtitindig ng isang pasto sa lupain na hindi dadalawin niya ang nanghiwalay,
ni hanapin man yaong nangaliligaw, ni panginainin man pagiling yaong mga pilay, ni panginainin man yaong mga galing, kundi kanyang kakanin ang laman ng matataba at lulurayin ang kanilang mga kuko. Ang pagtitindig niya ng isang pastor ay nakahula pa rin sa Isaiah chapter 41 verse 25. May binangon ako mula sa ilagaan at siya dumating mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan. Siya paroon sa mga pinuno na parang semento at parang magpapalayok na yumuyurak ng putik na malakit. Batay sa ating nabasang pastor na kanyang ibabangon o ititinding ay magdadala ng kanyang pangalan. Kaya ang pahayag ng Mesiyas sa John chapter 10 verse 16, ito po ang ating mababasa. At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kuluang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at diringgin nila aking tinig. Sila'y magiging isang kawan at magkaroon ng isang pastor. Wala pong ibang pastor na yan na nag-iisang kanyang iniibig sa panahon ito. Si Pastor Akaya na ipinahayag ni Mesiya sa Apocalypse chapter 3 verse 9. Ito po ang ating mababasa. Narito ay binigay ko sa sinaguga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudiyo at sila hindi kundi nagbubulaan. Sila'y aking panarenin at pasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Ang pag-ibig na yan ay may patunay sapagkat bilang sugo at katipan nakasulat ang kanyang pangalan sa Biblia ayon sa hula ni Propeta Isaiah chapter 40 verse 11 at Isaiah chapter 38 verse 16. Ito po ang ating mababasa. Kanyang papastorin ng kanyang kawan na gaya ng pastor, kanyang pipisanin ang mga kordero at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan at papatnubayan ng marahan yaong nagpapasuso. Ayon sa ating nabasa, kanyang papastorin ang kanyang kawan na gaya ng pastor. Sa Hebreo, tinatawag itong Keroe. Samantalang sa Isaiah chapter 38 verse 16, basahin po natin. O kataas-taasan, sa pamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao, at buong nasa ilalim niyan ang buhay ng aking diwa. Kaya't pagaligin mo ako at ako'y iyong buhayin. Sa ating nabasa, o katastasan sa pamagitan ng mga bagay nito, nabubuhay ang mga tao at buong nasa ilalim niyan, buhay ng aking diwa. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ay raakay, rawak. Ibig sabihin lang, pastor, raakaya. Kaya nga maliwanag ng bilang sugo dapat nakatala ang iyong pangalan sa Biblia. Lalo na may otoridad ang pastor na ito bilang kanyang katipan na nagdadala ng huling tipan, sapagkat may dala po ito ng huling tipan at huling bautismo bilang huling ulan. Na mababasa natin sa hula ni Propeta Oseas, chapter 6, verse 1 hanggang 3. Narito po ang ating mababasa. Verse 1, magsiparito kayo at tayo manumbalik sa kataas-taasan, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapanan tayo. Sa verse 2, ito po ang ating mababasa. Pagkatapos ng dalawang araw ay muling bubuhay niya tayo. Sa ikatlong araw ay babangon niya tayo at tayo mga buhay
sa harap niya. Sa verse 3, ito po ang ating mababasa. May bautismo po sa inyong lingkod na pastor na si Rakaya, kaya napakatibay po ng kanyang otoridad para suguhin ang kanyang bautismo ay tubig ulan ang huling ulan. Kaya maliwanag po na dumaan po sa tatlong klaseng pag-ibig ang katastasan. Ano-ano ang mga ito? Una, matandang tipan, pag-ibig niya sa Israel bilang kanyang asawa, hiniwalayan niya ito. Bago tipan naman, pag-ibig naman niya sa buong mundo, di siya tinanggap. Pinatay pa siya. Uling tipan, last and final covenant, pag-ibig na lang niya sa isang tao na si Rakaya bilang huling katipan at magiging asawa niya sa kalangitan. Kaya sa tanong na naiwan ko sa ikalawang bahagi ng presentasyong ito, sino si Rakaya at paano siya naging ina sa pananampalataya ay masasagot yan dito sa video ito. Kaya ninyong huwag ninyong kaligtaan, sundan ang mga video ko at lalo na ang mag-subscribe po kayo para laging updated sa mga pinupost kong video, mga kaibigan at kababayan. Kaya hanggang dito na lang po muna ako, mga kaibigan at kababayan, hanggang sa susunod ko pong pagtalakay. Salamat po.